andito na naman ang yung tiya Ana, nagbabalik na naman ako at manggugulo ulit ako sa inyo guys. Ayun na nga guys, wala naman tayong ibang magawa dahil nga wala na tayong trabaho, hindi tayo makalabas ng bahay dahil bawal lumabas. Wala naman tayong ibang magawa kundi magluto, maglaba, maglinis ng bahay at kung ano-ano pang mga gawaing bahay dyan. Wala akong ibang maisip na content kundi puro na lang pagluluto. Total, yan naman na lagi ang ginagawa natin, o di bakit hindi na lang natin gawing ano, video. So, yan. Kaya sinipag ako mag-video, guys. Anyway, meron ba kayong napapansin, guys? So, ayan. Naka-apron ako ngayon. Nahanap ko to sa baul. So, matagal na pala siyang nakatago. At ngayon, gagamitin ko siya. Para naman maiba naman ang inyong nakikita. Wala. Na-share ko lang. Wala kayo dyan. Anyway, yan. So, ngayon nga, ang recipe natin for tonight ay oven bake red snapper. Anyway, ipapakita ko sa inyo yung ingredients natin at saka ilalagay ko dun sa dito sa description below natin, guys. So, doon nyo na lang tingnan ko ano yung mga ingredients natin. Pero, makikita nyo naman sa picture din. So, yan na nga. Mag-uumpisa tayo magluto, guys, ha? So, ayan, tiyayos, nilipat ko ang video para naman makita nyo kung paano ko siya ginagawa. Okay, una natin gagawin ay, syempre, meron tayong baking dish dito at ililipat natin ang ating isda dito. Lalagyan natin siya ng asin. Okay? Lalagyan natin siya ng asin. So, rub nyo lang siya. Kabilang side. Tapos, pepper. Tapos, lalagyan natin ng olive oil. Ayan. Rub nyo ulit. Rub nyo ulit. Kabilang side. Ayan. Okay guys. So, ngayon, ang next natin gagawin, yung cavity niya, dito sa gitna. Tapos, lalagyan natin siya ng bawang. Lagyan natin ng garlic. So, ang ginamit ko po ay 7 cloves ng garlic. Yan, ilalagay din sa gitna, guys. Tapos, ang ating onion. Hiwain natin. At maglalagay din tayo sa cavity niya. Okay? Wala kasi tayong luya at lemongrass. Mas maganda pag may luya at lemongrass para mawala talaga yung lansa niya. Okay? Siyempre, ito ikakalat natin sa labas lang. At ang ating lemon. Tingnan natin ang ating lemon, guys. Ng pabilog. Ganyan. At after yung mahiwa, ilalagay natin ulit dito. Yan. Ilalagyan natin siya dyan. Sa gitna. Pakainin nyo ng lemon yung isda nyo. Tapos, squeeze nyo lang siya. Ganyan. Ganyan. Tapos, naku, nakalimutan ko i-rub pala siya ng ano. I-rub siya ng chili at chili at Italian seasoning. Dapat kanina ko pala ito ginawa, pero nakalimutan ko na. Hayaan nyo na. Hindi naman tayo master chef. Yan. Ganda niya tingnan talaga. Diba? Tapos, ipupour natin ang ating wine. Okay? So guys, yung ginamit nating white wine para sa ating snapper ay dry white wine. So,
Siguro kahit pwede naman na yung Sauvignon Blanc, yung mga ganyan, o kaya Chardonnay, basta white wine. Ayan. O, di ba? So, ilalagay na natin siya sa ating oven. Yung oven natin ay na-preheat na natin ng 180 degrees, guys. So, yan, ilalagay lang natin siya doon. At itinanong natin, siguro mga, kahit siguro mga 20 minutes, tapos check natin kung luto na siya. Malalaman nyo naman pag luto na yung snapper kapag medyo nag-flake na siya. Okay? So, Tia Joyce, habang nag-aantay tayo sa ating fish, ang gagawin natin, gagawa tayo ng salad. So, yan ang ipapartner natin sa ating fish. Salad at potato. Vegetables lang naman ay carrots, cucumber, capsicum, onion, and olives. Ating pepper. Ang carrots, guys, hindi nyo na kailangang hiwa-hiwain pa. May peeler kayo, ganyanin nyo na lang. O, di ba? Mas mabilis. At lalagyan natin ng olives. So, meron tayong green at saka, alam ko, brown ba to or purple? Hindi ko maano. Pag malalaki, guys, iwain nyo na lang. Now, meron akong kilang konting feta cheese. So, hihiwain ko lang din siya. Dati, hindi ako mahilig sa cheese, guys. So, dito lang ako natutong kumain ng cheese. Makigaya-gaya na lang din ako. Natin. Meron tayong balsamic vinegar. Lagyan natin siya. Tansya nyo lang. At extra virgin olive oil. Ating pepper. At konting salt. Konti lang. Okay. Now, mix natin. Ah, ayun na. Ready na ang ating salad. Okay. Now, tuturuan ko naman kayo kung paano magluto ng potatoes sa microwave. So, napakadali lang, guys. Tamad kasi ako masyadong mag puro pakulo ng ano, ng patata. So, lulutuin natin siya sa microwave. So, guys, ito na ang ating potato. Ngayon, hinugasan ko na to at pinunasan ko ng tuyong basahan. So, dapat hindi siya basa. Okay? Ilagay niyo sa plato. At tusukin niyo siya dyan. Four sides. So, parang north, south, east, west. Oh, diba? Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng salt. So, lagyan natin siya ng olive oil. Tapos, yan. Paliguan nyo siya ng asin at olive oil, guys. So, lagay natin siya. Pipindutin natin siya ngayon kasi ito nakaset na to. Pipindutin nyo siya ng high. Sa high siya, ha? Ewan ko kung gaano ka-high yung microwave nyo. Pero ako, 1,000 yata yung parang ganun. Hindi ko alam. Basta. Tapos, pipindutin mo yung 5. 5 minutes siya. Tapos, after 5 minutes, babalik na rin natin siya. So, after 5 minutes, guys, buksan natin ang ating microwave at balik na rin natin siya. Diba? Tapos, another 5 minutes. So, after another 5 minutes, guys, i-check natin ang ating potato kung luto na. Konti pa.
Siguro mga 1 more minute. So, tiyayos, luto na ang ating patatas. Ngayon, isi-set up natin ang table. So, ayan, tiyayo, isi-check na natin ang ating fish. I think parang 40 minutes na to. Sure na sure, luto na to, guys. So, meron tayong sili with toyo, guys. Sili. Ating rice. Ayan ang ating fish. Ooh, yum. Ano ang ating salad. Ang potato ni Tiyoy. Oh, wow! Wow! Okay, guys. So, tapos na tayong magluto. Ayan, kakain na tayo. Ayaw ni Tiyoy magpakita sa camera. Nahiya siya. Kasi daw nakapajama siya. Anyway, mag-umpisa na tayo kumain at sesentensyahan natin kung ano ang lasa niya. Nice. Yeah, what sort of fish is it? Snapper. Oh my god. Ang sarap niya. Masarap niya, guys. So, yan lang po muna. Thank you for watching. Don't forget to click like and subscribe, guys. Ha? Okay, so, mag-concentrate muna kami kumain. See you in my next vlog. Thank you, thank you. Bye-bye.